or umaga dyan, kung nasan man kayo ngayon, ano. Ngayon, hindi motovlog or hindi about sa motor ang pag-uusapan natin. Tips to kung paano ka makakapag-apply dito sa Japan, no, as a automotive mechanic. Ito, meron akong mga ilang i-discuss na mga basic needs para makapasok ka rito sa Japan. Ang school nga pala nito is University of Perpetual Las Piñas and Molino. Alam ko meron sila. Oh, meron Molino meron yan. So, dito is titignan natin sa listahan na. Meron ditong 6 months na program. Ito, dinaanan namin to kasi isa din ako sa na-select. And then, sa proseso, syempre mag-aaral kayo ng basic ni Honggo. Mag-aaral kayo ng automotive. And then, endurance. Kailangan yon. Para siyang PE. Para ka rin nag-schooling. Para ka rin nag-schooling nito. Sa loob siya ng 6 months. Then, magkakaroon siya ng selection. Siyempre, pupunta yung mga Japanese sa Pilipinas para mag-select ng kanilang mga i-hire na mga trainee. No? Trainee ang tawag dito. Pero ang proseso niya is parang sa mga OFW din na normal. No? So, yun lang naman ang kailangan mo para makapag-apply ka rito sa Japan is kailangan 19 to 35 years old ka, high school graduate, associate graduate, and college graduate pwede ka. Then, syempre, kailangan clear ka sa medical, sir. Medical, no? Yun kasi ang basic na kailangan mo pagka nag-inquire ka sa perpetual. So, kailangan meron kang medical certificate kaagad na dala. No? Tapos, ano pa ba? Feel free to visit naman dyan sa dalawang eskwelahan na yan. Ano? Dyan sa Las Piñas branch at saka sa Molino. So, ganun lang kadali pumunta rito sa Japan. Pupunta ka lang muna. Siyempre, mag-i-inquire ka muna sa school. And then, may mga sensei naman doon or kung teacher, kung tawagin, na mag-guide sa'yo. Sa Las Piñas kasi is si Miss Naida Galang ang mag-a-assist sa'yo or sa inyo kung gusto nyong mag-apply sa programa ng perpetual. No? Lahat ng katanungan nyo masasagot doon kung ano ang kailangan, ano ang procedure, paano ka makakaalis, at ilang buwan kang mag-aantay. Or hindi naman mag-aantay, natural, mag-aaral ka sa loob ng 6 months yun. No? Basta unang-unang gagawin nyo ron, mag-inquire kayo, tapos kumpletuhin nyo yung requirements. After nun, magsisimula na yung klase nyo sa Nihongo. Syempre may bayad to, pero pwede naman yan partially. I think pwede naman partial ang payment nyan, no? Depende naman yan sa pag-uusap. At basta ang unang gagawin ninyo is pupunta kayo ng perpetual, mag-i-inquire kayo kay Miss Naida Galang, hanapin nyo lang ang department ng Autobox. No? Yun yung company dito sa Japan. At dun ako nagtatrabaho ngayon. Ang gagawin nyo is basic ni Honggo. Mag-aaral din kayo ng basic automotive. And syempre, endurance. Endurance, kailangan yan dito sa Japan. Alam nyo kung bakit? Kasi mabigat yung trabaho. Hindi siya magaan. No? Ayoko naman ikwento lahat, no? At least mas maganda na yung kayo yung mismo makakaranas para at least charge to experience, lalo na sa mga baguhan. Kasi ako,
Nakapag-abroad na rin ako ng Dubai, Saudi Arabia, and ito sa Japan. So yun lang naman ang mga kailangan mong basic na kailangan mo kung pupunta ka or mag-i-inquire ka sa school ng Perpetual sa Las Piñas. 19 to 35 years old. Yan ang pinaka-importante edad. High school graduate, pwede ka. Basta't meron kang dalang medical certificate. Yan lang ang kailangan mo. Then the rest to follow na lang yun. Siyempre, mag-aaral kayo ni Hongo, automotive endurance, after nun, selection. Pag na-select ka, dire-diretso pa rin ang pag-aaral mo nun. Kasi habang nag-aaral kayo nun, habang nag-endurance kayo nun, pinaprocess na kasi yung mga papeles nyo yan. Papunta rito sa Japan, no? So, hindi naman ganoon kaagad kabilis yun na once na na-select ka na, okay na, alis na kaagad. So, hindi. Kailangan nyo munang i-process yung papeles ninyo, no? So, habang pinaprocess yun, syempre, mag-aaral pa rin kayo ng Nihongo at endurance. Dalawa na lang naman yan at saka yung basic automotive naman, no? Sa mga walang experience, walang problema yan kasi pagdating nyo rito, tuturuan naman kayo dito. Hindi naman kayo pababayaan. So, kung meron kang experience automotive, malaking advantage na yun, no? Kasi kung dati ka na nagtatrabaho sa automotive, masasabi ko na magaan lang naman ang trabaho rito para sa'yo. At sanay ka na rin. Ang maninibago ko lang dito, syempre, is language. Medyo mahirap talaga siya. Pero kung mag-aaral ka naman, kung porsigido ka talaga makapag-Japan, kakayanin mo naman yun. So, yun lang. Guys, ilalagay ko na lang yung link ng page or contact ng Las Piñas para makapag-inquire kayo kay Miss Naida Galang. Siya lang ang hahanapin nyo. Siya yung sensei namin. So, ito ngayon, patapos na ako ng January 2023 sa 3 years na contract dito sa Japan. So, awa naman ng Diyos. Okay naman. Masaya naman dito. Kompletong sahod, health insurance, at syempre, nasa sarili mo na yun kung makakapag-ipon ka. Kasi nandito lahat, mabibili mo rito lahat, lalo na pag sumahod ka. Mapupunta ka sa mga lugar ng mga malls. Maraming mabibilan dito kung gadget lang or kung ano man ang, or kung mga gamit na gusto mo na hindi mo pa nabibili noon nung nandiyan ka pa sa Pinas, dito mabibili mo na siya ng sobrang mura. No? Tsaka Japan yan. So, napakatibay ng mga product. At tsaka, hindi kasi sila nagbebenta rito ng fake brands. Oh, yun. Pero syempre, nasa sa tao yan kung papanong ipon ang gagawin mo. Yung 3 years na yun, napakahaba na nun. Kasi usually, ang contract is 2 years maximum. Kasi ako sa Dubai, maximum ko is 2 years. Saudi, 2 years. Tapos dito, 3 years. Diretso yan. Pwede ka naman magbakasyon. 1 year. After 1 year, pwede ka magbakasyon. Pero ngayon kasi pandemic, medyo mahirap ang sitwasyon. No? So, yun lang ang ma-advise ko kung gusto mong magpunta ng Japan. Sundin mo lang yung sinabi ko. Mag-inquire ka. Pumunta ka ng Perpetual Las Piñas or Perpetual Molino. Dalawa lang yan sila. Pumunta ka doon, mag-inquire ka, hanapin mo yung contact person sa Autobox. Then bibigyan ka nila ng requirements. Kailangan kumplituhin mo yun. So after nun, ipoproseso na yan. Mag-aantay lang ng kabatch mo. Kasi by batch yan. Kami, ang batch namin, nasa 23 yata kami. 28. Isang batch yun. So, para ka rin nag-aaral talaga. Naka-uniform ka ng Perpetual. Papasok sa school. Mag-aaral ka. Then, after nun, may lesson din ng automotive at saka ng endurance. Para ka lang nag-PPE din every Friday.
And then after nun, pagka nadaanan nyo na lahat ng lesson ng Nihongo, after nun yung selection naman. So sa selection, nandyan na yung mga hapon. And doon, mamimili na sila ng mga kukunin nila papunta ng Japan. And then, ano pa ba? Yun, after nung nakapili, i-announce na ng perpetual yan, i-announce na ni Ma'am Naida yan, kung sino yung mga mapapalad na makakarating dito sa Japan. Then, aral. After aral, syempre, poproseso pa yung papeles nyo para makapunta rito sa Japan. Visa, syempre. Hindi naman ganun kabilis yan. After nun, flight na, papunta rito sa Japan. And then, bababa muna kayo niyan sa Chiba. Depende. Pero kami kasi sa Chiba kami nag-landing. And then nag-stay pa kami sa Nihongo Center dito sa Japan na din. Pero bayad na kayo nun. Sumasahod na kayo nun. Pinag-aaral kayo ng company. Ang aral naman dun is basic rules lang dito sa Japan halos. Kung paano mamuhay rito sa Japan. Konting Nihongo lessons. Ano yung mga bawal at saka yung pwede dito sa Japan. So yun lang naman, isang buwan lang yun. Then after nun, i-release na kayo sa kaisha nyo or sa company nyo. Siyempre sa autobox. Depende yan sa kung saan lugar kayo ma-select. Kasi kami, na-select kami ng mga batch ko. Tatlo kami rito sa Aichi, sa Nagoya. Yung iba, nasa Tokyo. Iba, nasa Saitama. Iba, nasa may Hokkaido. So, marami ang Autobox branch dito sa Japan. So yun lang naman ang may advice ko kung gusto nyo talaga na makapunta rito sa Japan. Sumasahod ka ng sabihin mo natin malaki talaga. Kasi iba-iba yan. Hindi naman pwede ako magsabi dito na ito ang taon ko. Tapos ikaw pupunta ko sa mga grupa. Di ba rin sabi? Pero competitive naman ang sahod dito. Nasa sa tao na lang talaga yan. Kung paano ka titipid, paano ka tipo. So yun lang naman, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description, yung contact person. Pwede nyo akong i-mention dun pag nag-inquire kayo kay Ms. Naida Galang, si Robin Malamani. Yan, pangalan ko yan, Robin. Sobrang dali. Kaya mag-inquire na kayo dyan.